Okay, at nandito po naman tayo sa isang pwesto sa Palengke. Gimba Public Market. Gimba Public Market. At dito po sa tindahan ni Kuya Romeo Ong Cinco. Itong Romeo Store. Magandang tanghali, Kuya Romeo. Magandang tanghali din sa inyo. Opo, ayan. So, kayo po ang nagli-lease dito sa pwesto na to? Ako po. Opo, at kayo mismo ba ang kausap ng munisipyo o ang pangalan po ninyo ang nakalista sa munisipyo? Opo, pangalan ko po ang nakalista sa akin. Kailan pa po kayo huling nagkaroon ng lease contract, Kuya? Tungkol lang, nung lumipat kami dito sa bagong building ng public market. Anong taon po yun, Kuya? 19 ko yata yun. 1970 ba? Lumayari yung to? Ano mayari ito? Oo. 2017. Opo. Kuya, meron po kasing gagawing pagre-revise dito sa market code ng no dito sa Gimba, no? Oh, sa may ginagawa po nga may gagawing pagre-revisa sa existing market code dahil sobrang luma na po, 2014 pa. Opo. Kaya inaalam po namin yung masasabi ng mismong mga stall holder. Kayo po, no? Opo, ako. Ayan, meron pong minumungkahi na kung sino na raw po ang actual occupant, yun na raw po ang gagawin, ang magiging kausap ng munisipyo. Opo, opo. Ano po masasabi ninyo? Ang masasabi ko lang po bago po mangyari ang bagong market code na yan, dapat muna mag-usap yung occupant sa kamay-ari ng pwesto. Hakunin muna yung nila, yung opinion ng bawat isa. Yung occupant, tsaka yung sinasabi nyo may-ari ng pwesto, ito yung kausap talaga ng munisipyo. Opo. Oo. Marami na ba sa mga pwesto rito ay ang occupant ay hindi na sila yung original na kausap ng munisipyo? Marami-rami na rin po. Sa marami aking palagay lang. Oo. Kaya ang mukahi po ninyo, kung sakasakali man, na proposal pa lang naman yon at actually yan, napag-usapan pa lang. Lumilitaw pa lamang sa ilang discussion, no? Na ang magiging kakontrata na ng munisipyo ay itong mga actual occupant. Occupant, opo. So, ang mukahin nyo, mag-usap muna. Mag-usap muna po yung occupant, saka yung mga umuupa ng pwesto, may-ari ng pwesto, saka yung occupant, para makuha yung opinion ng bawat isa. Opo. Pero sa likod po niyon, nung pag-usap mo yun, ano ba actually ang parang nais ninyo ipunto? Kasi itong occupant ay nangungupahan doon sa may-ari ng pwesto. May-ari. Yung may-ari po ba, ano naman yung pwedeng ihabon nila doon kung sakasakali? Ay, halimbawa po, kung yung occupant ang kakusapin ninyo, baka bandang huli, mawala na ng karapatan yung may-ari. Mangyayari nga, kung gano'n nga po yung proposal ng sanggunan ng bayan, mawawala na ng karapatan. Oo, mawawala ng karapatan. Dahil yung occupant ang ililista ng pangalan doon sa munisipyo eh. Opo, opo. Mawawala na yung pangalan ng may-ari. Ayun. So, paano konsiderasyon doon sa original? Oo. Ayun. So, between ng occupant at yung original na kausap ng munisipyo ang pag-uusap. Opo, opo. Yung talagang may-ari ng pwesto sa kay occupant. Kasi kung yung occupant ngayon, yung ngayon na siyang nagpapatakbo. Kung siya ang kukunin ng munisipyo, ililista rin sa pangalan niya ron, mawawala na ng karapatan yung may-ari. Opo. So, may need kaya na mag-intervene pa dito yung mga NGO Gimba? Saka yung opo, yung mga saka may yung occupant na po. Mag-intervene dito sa ganun. Siyempre, yung mga occupant po, papayag sila, di ba? Opo. Yung may-ari, hindi papayag. So,
kinakailangan pa rin dito ng intervensyon ng LGU Gimba sa hindi ba pwedeng pagitan na lamang ng okupan at ng dating kausap ng munisipyo ang pag-usap? Mm-hmm. Dapat muna magpatawag ng meeting yung presidente ng market vendor, patawag yung mga lahat ng okupan dito at saka yung may-ari. Sila muna mag-usap para pagdating sa sangguniang bayan, magpapaliwanag pa ang ulo kung anong opinion ng mga kwan. I-agenda. Opo, i-agenda po. Ng Gimba market vendor, vendors association. Para kunin yung opinion ng bawat isa sa mga kwan, mga membro ng market vendor association. Opo, ayan. O sige po, maraming salamat, Kuya Ramyo. Maraming salamat din po.